Nagsimula na ang worldwide lingap sa mamamayan sa Malolos, Bulacan. Kumuha tayo ng update mula kay Erwin Temperante live mula sa Malolos, Bulacan. Erwin. Oni, nandito tayo ngayon sa Malolos, sa Bulacan, kung saan ito yung sentro nitong probinsya ng Bulacan. Bigyan muna natin ng background, Oni, na noon. Merong mahigit 3 milyong, sabi nga, populasyon itong probinsya ng Bulacan. At doon sa tala, pinakahuling tala ng Human Development Index, pang rank 8 itong probinsya ng Bulacan. Ibig sabihin, ng Human Development Index, ito yung may mga maaayos o disenteng pamumuhay ang bawat pamilya na nakatira dito sa probinsya. Magkagayon man, napili ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na lingapin dito, magsagawa ng lingap sa mamamayan ang Iglesia ni Cristo. At upang bigyan pa tayo ng karagdagang mga detalye, kasama natin ngayon ang district staff ng Bulacan South sa pangunguna ni kapatid na Jeremias Mendoza Jr. Magandang umaga po, sir. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ang Iglesia ni Cristo po dito sa Bulacan South ay buong pusong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat dininig po niya ang aming mga panalangin at mga panata na sana sa araw na ito na napagkaisahan ng Iglesia sa buong mundo ay makapagsagawa kami ng lingap sa mamamayan. Gaano po yung preparasyon, paghahanda na isinagawa ng ating mga kakapatid sa loob po ng Iglesia ni Cristo para matiyak na magiging maayos at kapakipakinabang po itong gagawin nating lingap sa ating mga mamamayan? Pagkarinig po namin sa tagubiling mula sa pamamahala, hindi po kami nagdalawang isip agad-agad. Nag-usap-usap po kami ng lahat ng mga ministro, lahat ng mga pamunuan, mga may tungkulin, mga iskan at sa lahat ng mga kapatid. Tuwang-tuwa po sila sapagkat ito po ang kanilang pinananabikan. Ang totoo, hindi ito ngayon lang ginawa ng Bulacan South. Halos paulit-ulit po ito na ginagawa ng lahat ng mga may tungkulin. Kaya nakakatuwa po nang malaman ng mga kapatid dyan, nagpanata din po sila sa kani-kanilang mga lokal at sila po mismo ang nag-volunteer na sila po mag-iipon-ipon ng kanilang mga ililingap, mga gamot, mga bigas, mga dilata, mga noodles at iba pa. Sir, alam naman po natin na tayo palagian na naglilingap po sa ating mga kababayan, sa ating mga kakapatid, kapatid man sa iglesia, kababayan o hindi man kapatid sa pananampalataya. Ano ang kaibahan kung meron man at gaano pa yung paghahanda dito sa worldwide aid po for humanity na ating isinasagawa ngayon? Ang isinasagawa po namin dito, kinuha po namin kasi ang mga destinado, yung kanilang mga lilingaping mga kababayan natin. Ang totoo, nang malaman po namin, 10,565. Pero higit pa po doon ang aming inihahanda na lilingapin sapagkat baka nga po meron pang makakaalam e ayaw po naming mapahiya. Kaya ginawa po namin, hinigitan pa namin yung mahigit na 10,000 na inaasahang lilingapin ng mga kapatid dito po sa Bulacan South. Opo. Narinig po natin kanina, ang sabi po ninyo ay naghanda ang pamunuan, ang mga destinado sa bawat lokal. Kamusta po yung mga pagtanggap naman nung mga kapatid nung marinig po yung tagubilin na meron pong ganitong kalaking aktibidad sa loob po ng iglesia? Tuwang-tuwa po sila sapagkat eto na naman ang magandang pagkakataon para mapatunayan nila ang kanilang pagmamalasakit at pagmamahal, hindi lang sa mga kamag-anak kundi maging sa ating mga kababayan na alam naman nating kapuspalad. Napakahirap ng buhay, ayaw lang pahalata ng iba pero ang totoo, hirap na hirap sila. Kaya eto na po ang Iglesia ni Cristo, isa na namang magandang pagkakataon ito para maitawid natin sa marami nating kababayan ang totoo at seryosong pagmamalasakit ng Iglesia ni Cristo. Bilang panghuli po, hihinga ko po kayo ng mensahe para po sa lahat at lalo na sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Bilang panghuli, ang totoo hindi ito dapat mahuli eh. Ito ang dapat mauna. Ito po yung ating pagbati sa kaarawan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Nang malaman po ng mga kapatid na ito pong isasagawang lingap sa mamamayan,
Handog po namin ito sa Panginoon Diyos sa kaarawan ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Sa amin pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, Sir, happy, happy birthday po! Mahal na mahal po kayo ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Maraming salamat po kapatid na Jeremias Mendoza. O ninano, sa pagpapatuloy, kanina ganap na 7:30 nang simula niya yung registration pagpasok dito sa tinatawag nilang convention hall para naman isagawa yung medical mission at the same time yung dental. Meron ding pagbibigay noong mga kinakailangang mga gamot para doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng atensyong medical. At katulad nga ng nabanggit ng kapatid na Jeremias, magbibigay din ng mga good bags na tinatawag yung para naman na makaibahagi yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan mula po doon sa pagkain ang nabanggit kanina. Nariyan ang noodles, nandiyan ang bigas, nandiyan ang mga canned goods para naman makasurvive. Bagamat sabi nga doon sa datos na ipinakikita ng probinsya ng Bulacan, nasa tank pa 8 sila, no? Doon sa rank 8 doon sa Human Development Index, hindi nangangahulugan na hindi sila nakakaranas ng kahirapan. Kaya patuloy yung ginagawa ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo, nalingapin yung ating mga kababayan dito mismo sa probinsya ng Bulacan. Onin. Maraming salamat, Irwin Temperante.